The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again. Out of joy, goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it. Again, the kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collects fish of every kind. When it is full, they haul it ashore and sit down to put what is good into buckets. What is bad, they throw away. Thus it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where they will be wailing and grinding of teeth." "Do you understand all these things?" They answered, "Yes." And he replied, "Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven is like the head of a household who brings from his storeroom both the new and the old." My dear friends, my dear brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Meron ho ba kayong desisyon na mahirap desisyonan? Meron ho ba kayong kalagayan that you make it, you really find it very hard to decide? Kasi ngayon, marami pong mga bagay na pwede nating pagpilian. Marami pong mga bagay-bagay na kung minsan nakaka-confuse kung ano yung pipiliin natin. We cannot distinguish what is important and what is not important. Subukan niyo pong magpunta sa department store o sa grocery o sa malaking supermarket. Halimbawa, may nag-uto sa'yo, "Pakibili mo nga ako ng shampoo." Tapos nagpunta ka sa supermarket at nakita mo yung shampoo magmula dito hanggang doon, ang daming choices. You don't know kung ano ang gusto niya. Hindi mo alam kung ano ang habili niya unless they really tell you the specifics. Mayroon pong nagsabi sa isang lecture, sabi niya, "Today, a sign of prosperity is the explosion of options." May repeat? "A sign of prosperity and success is the explosion of options." Ngayon daw, matagumpay ka pag ikaw ay maraming napipili sa buhay. Halimbawa, nakakakain ka sa restaurant na maraming pipiliin mo kung anong gusto mong ulam. Napipili mo kung anong gusto mong isuot, kung anong gusto mong suot na relo, kung anong gagamitin mo ang sasakyan, ba? That is preference in terms of saan ka magpapasyal. But sometimes that is good. But on one side, not all and many options would also make us fulfill. Kasi may consequences. But how do we train our kids, the young ones, yung mga lumabas kanina, at saka yung mga apo nyong karga-karga nyo ngayon, how do you teach them to make difficult decisions when they are already at the right age? How do they distinguish the fine pearls from the pearls that are not so fine? How do they distinguish the treasure from the garbage? How do they distinguish the fish that are edible and the fish that are poisonous? How can they make decisions? Siguro una, simpleng-simple lang. If you want to teach your children to make difficult decisions, ask them to make easier decisions. Ituro nyo silang mag-desisyon na hindi pa masyadong malaki ang consequences. Sometimes gusto nating matutong mag-desisyon yung mga anak natin, pero hindi natin sila pinagdidesisyon. Naalala ko po,
nung nag-breakfast ako sa bahay ng aking auntie, itong tita ko pong to medyo very systematic chemical engineer. Talagang very systematic po siya. Tinanong niya ako, Father Deo, bagong pari pa ako nun, Father Deo, anong mas prefer mo? Coffee or hot chocolate? Mahilig po talaga ako sa kape. Boy kape, Coroli. Ah, chef, kape po, kape. Tapos sabi ng tita ko, Ali, kamagkape. Hot chocolate, mas wasanting kayo. Ah, mas healthy ni, timpanggatas. Sabi ko sa sarili ko, nagtanong pa. Nagtanong siya, pero sa kakahulihan, siya rin yung nagdesisyon. I think, if for simple things, we could allow our children to grow, to mature, and to make decisions. Sa classroom, kung minsan, kahit nag-aral yung mga bata, there are things that they do not learn. They know information. They are given something, and then they have to write it, memorize. But the other thing that is important that we do not always learn sa classroom are to make decisions. Kasi lahat dinidecide para sa atin, di ba? Kunyari, financial decisions. The children are not trained to do financial decisions. Kaya pag tumanda sila, hindi sila marunong umawak ng pera. Hindi marunong mag-budget. Bakit? Kasi magmulang bata hanggang college, everything is decided. Susuot nila, saan sila mag-aaral, bayad na lahat, yung allowance nila for the week, kahit ubusin nila, the next week, meron pa rin sila. But there will be a time that we allow them to manage it in a certain level, gradually. Up to they mature, and then when they feel they have to make major decisions, maybe they were used to smaller ones. Naalala ko nung bata po ako. Nung bata po ako, parati po ako may baon. Dalawang klaseng baon. In cash and in kind. Dahil yung bahay namin malapit lang sa eskwelahan, walking distance lang, parang dito hanggang doon sa gate. Mayroon po akong chocolate drink, Milo, at saka mayroon po akong either na pandesal na may palaman o sandwich na may palaman. Something always I have with me. Tapos binibigyan naman ako ng pera ng nanay ko. Pero kabihan na po kayong pera, sabihan na po mga ako, may gagastusan na eh. So pagkatapos doon, parang ang idea lang ng nanay ko, may pera lang ako kung emergency. Pagkatapos doon, isosoli ko pa after the day. But thinking about it, always we realize that when we are not used to make decisions, it could be possible that later on, we may not even know how to budget for the family. Yung mga apo mo, pinapabudget pa sa'yo ngayon. And it could be possible that they are not yet on their own. There are obstacles kasi in making decisions, either small or big decisions. May mga, sabi nga ni Aposeto, obstakulo. There are obstacles for making decisions. Una po, fear. When we are afraid to make decisions. Pag nagkamali ako, siguradong masasaktan ako. Ayaw kong magdesisyon. Pag maling desisyon ko, papagalitan ako. Why don't? Ako gusto ko sana sa mga eskwelahan, hindi bawal yung magkamali. Sana sa mga eskwelahan, hindi nakakaya yung magkamali. Sa mga eskwelahan, sa bahay, hindi masakit ang nagkakamali. Dahil sa kanilang pagkakamali, dahil bata pa sila, pwede silang matuto. Ang mahirap kasi pagkakamali natin, pag matatanda na tayo. When they are young, allow them to learn, not to be hurt, not to be ashamed, to accept their own mistakes when they make decisions. Up to the point, they can make better decisions. Pag nasyadong natatakot yung mga batang magdesisyon, there will be a time, matanda na sila, hindi pa sila makapag-desisyon. When they regret, nag-desisyon na, masama pa yung loob nila, ba't ginawa ko yun? Nandyan na, tapos na. Ang tawag dyan, charge it to experience. Charge it to your own learning. There are no mistakes. Only lessons learned. Especially when you are young.
Yung pagkakamali ng check minus at saka check wrong, nasa paper lang yan. Ang mas mahalaga, pag matanda ka na, pag nagdesisyon ka, pinag-usapan ng tao, trabaho, at kondisyon ng mga kasama ninyo. But at the school, continue to be humble to accept that to make mistakes, do not regret. Always make it part of the reality of our experience. Kasi pag nagdesisyon ka na, there are things you cannot undo. You cannot erase, you cannot delete them anymore. But what is important as we grow, we learn from our experience. You know, learning from experience and even mistakes, that is called wisdom, not intelligence. Maraming mga taong magagaling. Memorize nila yung libro, parang walking encyclopedia. But they don't have wisdom. Ano yun? They cannot make decisions out from their own real experience. Alam lang nila yung tinatawag na bookish. Libro lang. Pero sa tunay na buhay, when decisions are made, they really find it very difficult. Pwede rin, you make decisions and you make it hard to decide because of comparison. Ay, ba't ganitong sa akin, sa kanya, ganun? Ba't ito yung kinuha kong parte ng cake? Parang mas masarap yung dulo ng cake. Cake pa lang yan. Parang nandyan na, you regret and then you compare. Do not compare. Enjoy what you have. Embrace your situation. Embrace the reality of where you are. Halimbawa, ba't nandito ako sa Pilipinas, yung kaklase ko nasa Amerika? Are you sure masaya yung nasa Amerika kaysa sa atin? Ba't ito yung kurso ko? Ba't yung iba? Iba yung kurso niya? Mahirap po yan pag sasabihin mo, 50 years old ka na. It's too late. I mean, if you want to another, but how can you be happy with where you are? Start, sabi po niya pong Seto, ating Arsobispo, bloom where you are planted. Bloom where you are planted. Where you are now? Go. Celebrate the joy of your identity today. Misa, may nakita po akong poster ng isang aquarium. May dalawang fish, yung mother fish at saka yung baby fish. Nakatingin po sila sa labas. Nasa aquarium sila. Nakatingin sila sa mga nagdadaan na tao, sa mga maraming bagay na nakikita nila. Sabi po ng baby fish, "Mommy, do you see all the potentials and all the possibilities in my life? Wow! I have a lot of options." And I mean, the mother was just smiling. And you know, maybe the baby fish would like to go out from the aquarium to see all those possibilities. You can try, but it would be disastrous for the fish to be outside the situation of his aquarium. In our own situation, there are limitations. I could say as a priest, wow, it's better to be there in another place and another life. But unless I embrace my situation, embrace my vocation, my calling, my decision, I will never really bloom and bear fruit. Meron din po yung confusion. Because of so many decisions, so many options, nagkakaroon ng confusion. Ang dami kasing pagpipilian. Kaya nga po ngayon, may tawag sila eh, yung mga magagaling. Ang tawag sa mga magagaling, isip. Yung mga, kung minsan yung may magaling na magaling, ang tawag nila, analysis paralysis. they recompute, they look at it from different perspective. Mabuti pa yung iba, nakapag-desisyon na. And sila, they are still there. Naalala ko yung kanta, siguro yung mga daddy, mga lolo, alam nila ito. Alam niyo po yung song na Georgie Girl? Georgie Girl, always window shopping, but never stopping to buy. Yung parang, hey there, Georgie Girl, always window shopping, but never stopping to buy. Parang ganun yung kanta. Sabi ko, wow, paano yun? Pwede kang patingin ng patingin, tingin ng tingin, the whole day. You can spend the whole day thinking of what you want, but you never make anything, and you never discover the great treasure in your life, the great pearl, the pearl of great price. Do not miss the opportunity. Siguro, it's good to distinguish. It is good to distinguish the essential from the peripherals. To discover what is important and what is not. The essential at saka yung mga bagay na hindi mahalaga. Minsan, nagpunta po ako sa bahay ng aking inaanak nung bagong pari pa ako. After Christmas noon, pinapasyalan ko yung mga inaanak ko. So may dala po ako parang box of candies.
yung pong inanak ko, they still do not distinguish. Yung mga bata, they find it difficult to distinguish the essential from the inessentials or the peripherals. Pagkatapos po, nagkukwentuhan kami ng kumpari ko tsaka yung kumari ko, nasa kusina po kami, kakape. Biglang sumigaw yung kumari ko. Sabi niya, not, 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 huwag mong kainin yan. Tumakbo siya. At tinignan namin, ano kaya nangyari? Sabi ng kumari ko, among, itong inanak mo, sinubo niya yung wrapper, kinapon niya yung chocolate. Siguro yung wrapper mukhang maganda, yung kitab-kitab, sinubo niya yung wrapper. Tapos tinapon niya yung ang nasa laman, yung halaman, at sinubo niya yung pabalat. That is the distinction of what is essential and what is peripheral. In life, sometimes, when you know what is the true treasure and those that are not important, when you can distinguish the pearl of great price and those that has no value, congratulations. Because if you have that, don't miss the opportunity from the hidden treasure and the pearl of great price. Do not miss the opportunity. Sometimes, we always wait for the greater and the better distinction of what we like. Kasi siguro baka may darating pa, later na lang. Kunyari, gusto kong magbigay ng gift sa mami ko, later na lang. But sometimes, we miss the opportunity. Ano nga kasing tawag mo, kondan, doon sa mas masarap ang tuyo kaysa sa mas manyaman niya kanoy tuyo kaysa kay susulapo pugo, Kapampangan po. Mas masarap daw yung tuyo na nandyan na sa lamesa mo kaysa dun sa lumilipad na inahanap mo pang wala pa. Yung the opportunity that what you have now, enjoy it. The grace of the present moment. Alam niyo po, minsan, nag-birthday po yung tatay ko. 50 years old. June 27. It so happened, June 27, nung 50 years old ang tatay ko, 1945. Ano po yun? Pinatubo times. Bagong pari ako. Masipag na masipag. Eh, 1995, may pinatubo. Tapos, may bisita kami. French. From Secours de France. Yung parang Caritas France. Nagpupondo po sila ng mga bank houses, mga resettlement. Nagbibigay po sila sa mga Kapampangan. Dumating po yung Frenchman. Nag-inspection. Eh, birthday po ng tati ko, 50 years old. Panganay niya akong anak, pare. Ha? Tapos po, first time sa buhay ng tatay ko, nagpahanda po siya. Dati, pag birthday niya, hindi man siya ayaw niyang maraming bisita. Kami-kami lang. Siya, nagpa-invite siya. Eh, ako, busy-busy. Sabi ko, hindi na muna ako alis ngayong breakfast. Kasi magbe-breakfast kami ng Frenchman. Tapos lunchtime, hindi na ako makakabul ng lunchtime. Kasi mag-inspection kami sa mga evacuation centers at saka yung mga pinondoan nilang bank houses. Siguro evening na lang. Ay, papakainin ko muna yung bisita ko bago alis. Nung gabi na po, umulan ng malakas. Hindi na ako makauwi ng Florida Blanca, naglalahar. Birthday ng tatay ko, pinospon-pospon ko yung pagpunta ko dahil busy po ako. Tsaka committed akong pare. Hindi po ako nakauwi sa golden birthday ng tatay ko. Ngayon po, pag nagmimisa ako sa mga 80 years old, 75 years old, 90 years old na, naiyak po ako sa loob ko. Alam niyo po bakit? That is the last birthday of my father. June 27, 50th birthday. September 26, my father died. I missed the opportunity. I waited for a better time maybe. I was too busy for what I work. I was so committed with what I do. But I realized nothing would be more important than that moment. It was a golden moment, the golden birthday of my father. I miss. Kung meron po akong hindi mapapatawad sa sarili ko, that opportunity that I missed. Don't miss that opportunity. That is already there. It is already with us. Decide. Make the decision and be happy to give up something that is not important. And when you know, when you embrace the right decision and you are ready to get go, it will be a joyful decision. A joyful decision. Like the man who discovered the hidden treasure. He sold everything and he was so happy, was so joyful.
to embrace what he had. He was not regretful for what he gave up. Did you notice in the first reading, Solomon the king, he was asked by the Lord, Solomon, now that you are king, what do you ask of me, your God, to give you as our gift? Alam niyo po kung anong hiningi ni Solomon? Hindi siya humingi ng, Lord, give me a better crown, or give me a bigger territory, or make a better palace for me, or give me more army so I can conquer more lands. No? Ang sabi po ni Solomon the king, Lord, I pray for wisdom. Give me wisdom. As your leader, as a king, I need wisdom. Ginudanan mo kong malalam ang kabiyesan. And because he knew what he really needed, now he is known King Solomon, the king of wisdom. It is in this way that even the merchant who discovered the pearl of great price was so joyful to let go of everything he has. Alam niyo po, pag naging masaya ka sa decision mo, and when you embrace where you are now, no regret, no comparison, no fear for your own decision, that is the beginning of you discovering the joy in your life. It's deciding for those you really love. Minsan po, meron pong isang tatay. Medrep po siya, Medrep. A senior medical representative. Eh, ano po siya? Kasing edad ko. Matabang-mataba po siya, sorry ah. Totoo naman po ito. At ano po siya, yung hindi po siya makapag-decide. At pagkatapos po, nung hindi siya makapag-decide na mag-jogging, mag-exercise, ang ginawa niya po, sabi niya, siguro next time, mag-exercise na ako. Siguro next time, mag-jogging na ako. Hindi po siya nag-decide. Kasi alam, pero alam niya, lahat ng information, nasa ulo niya, magaling po siya, medical representative siya. Alam niyo po, ang nangyari, nagbabasa siya ng dyaryo, lumapit sa kanya yung daughter niya, baby daughter niya. Daddy, will you be with me when I will be married? Tinanong nung baby, pag kinasal na ho ba ako, nandoon po ba yun sa tabi ko? Eh yung mas anak niyang lalaki, mas simple yung tanong niya, Daddy? Kasi alam nilang may sakit yung daddy, overweight and everything. Pag graduation ko ng college, will we be there? You know, the next day, nag-umpisa na po siya ng nagulakad, nag-jogging, and later on ngayon, he's running and very fit. Because of a decision, he realized that he already has the treasure before him. My dear brothers and sisters, let this be our thanksgiving. Let this be our joy of discovering the treasures in our life. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.